To interpret the Bible, ito na yung mga mechanics na kinanglan magsusustain sa ato para ma-interpret natin ang Bible effectively. The first thing is yung tinatawag, para ma-interpret ng Bible, ito yung pinakamahalaga ano, na bagay na kailangan makuha mo. Yung tinatawag the general view of the entire Bible. Alam niyo ba ang Bible, may tinatawag siyang, may ang Biblia, may sa tinatawag general view. Pag nakuha mo ang tinatawag kabuuan, ang tinatawag general view sa Bible, madali mo tinatawag ma-interpret ang Bible. Dito mapapurian. Amen? Yung tinatawag general view of the Bible ay nakapaloob din yung tinatawag the harmony of purpose. Ano? Pangalawa, balikan na natin yan. The harmony of theme. Then, yung pangatlo, the harmony of story. So, tatlo yun. The harmony of, ano yung una? The harmony of purpose, the harmony of theme, and the harmony of story. So, balikan natin yung kanina, the harmony of purpose. Sa Bible, kung pag-aaralan mo, ano, ang general view niya, may itong musik, tatag harmony of purpose. Kung pag-aaralan mo ang Bible, tika Old Testament, gara sa New Testament, ang purpose niya sa Bible, simple na, the people will come to repentance and be saved. Mayroon ang purpose sa Bible. From Old Testament, gara sa New Testament, ang purpose niya, mapangang kung ano, the people will come to repentance and be saved. Amen. Panahon, iyada na si Eva. Nitakot siya ng pagkakataon sa Ginoo kung mag-repent siya para ma-save siya. Pero unfortunately, ang nangyari, wala siya na mag-repent. Kaya, ipalayo siya sa garden sa Eden. Because sa panahon ni Noah, igamit sa Lord si Noah para mag-build sa ark. And si Noah, gihimo niya, nag-preach siya sa mga tao, pagpasok naman siya ng masala. Kasi, again, the people will come to repentance and be saved. Pero unfortunately, ang mga tao wala magpasol, nilulog sila, nagpamatay sa mata. Panahon sa binatawag Sodom, mga si Gomorrah, bitakang pagkakataon. In fact, ang intercession ni Abraham, Lord, kung may nasa 50 katao magdadong, gugunawag ba? Ang wala ni Lord, very. Kaya naman, again, the people will come to repentance and be saved. Amen. Ang istorya from Old Testament, na nasa binatawag New Testament, paulit-ulit na, the people will come to repentance and be saved. Pag abog ni John the Baptist, ang kanyang gayong wali barang gano, pagbasol kang sa iyong mga sala. Pag abog ni Jesus, pagbasol kang sa iyong mga sala. Ang wali na po sa Pablo, pagbasol kang sa iyong mga sala. Kaya naman, the people will come to repentance and be saved. Amen. Kaya, ang general view sa ito ng Bible, pag mag-interpret ka, ang purpose, the people will come to repentance and busy. Dito mahara yun. The second thing, may tanong general view sa mitatap entire Bible. The first, general view. The second is the harmony of theme. Pag sinabing harmony, aram ba rin ang Bible? Ito yung nakakaamis sa Bible. Ang Bible, tingnan sa Old Testament, ngayon sa New Testament, diri siya nagkukontradict. Amen? Amen. Can you imagine ang nagsulat sa Bible? Almost 40, sobra 40 ka mga tao ang nagsulat sa Bible from different time. Iba-iba ka panahon. Amen? Iba-iba ka panahon, iba-iba ka sitwasyon. Marabang kung ano, may mga ordinaryong mga tao, may mga dakpong mga tao, hadi ng mga tao, may nagtatag para pangisda, amen? May parang uma. Pero madalang sila, ang nakakaamis, parang ano, akan na istorya. Amen? Akala kita tawag istorya, may tumo siya ganda. Thema. Theme. Parehas lang. Diri na kabarangkay. Nakukontra-kontra. Diri na kukontra din. Na naman ito na kita harmony sa kata kita theme. Ang tema sa kata kita tawag istorya. Parang ano? Redemption and salvation. Marami ano? Amen? Kaya parang pagkana ito ginawa. Marang ano? Redemption and salvation ang thing sa Bible. From Old Testament, gara sa New Testament, makikita nato, ang tema niya is always redemption and salvation.
Pangatlo, yung tinatawag. Una, the harmony of purpose. Ikaduwa, the harmony of ten. Ikatulo, the harmony of story. Yung pagkakaisa ng tinatawag istorya, yung lahat ng mga sumulat from Old Testament to New Testament, imagine ang istorya nila in the Old Testament to the New Testament is all about the common Christ, the Savior, Messiah, and Jesus Christ. Sa Old Testament, parang kung ano? Sa Old Testament, ang prophecy, may itong sabi ng the coming Savior. Amen. Nandiyan po ang ginatawag, ang fulfillment sa ginatawag sa ginatawag the coming Savior, pag-abot ni Jesus. Siya ang fulfillment, the fulfillment, pag-abot ni Jesus. Pero parang kung ano? Dito pala sa Old Testament, maabot ang kinatagapagligtas, ipapako siya sa cross, mamamatay siya, mababalaw sa ikatulong adlaw, and gihimo nga tayo dito ni Jesus, di-pulpil niya. Amen. Sinakasya sa langit, pero marang kung ano, nagsahad si Jesus, mabalik na liwat siya. Kaya ang thing, marang kung ano, tikang sa Old Testament, kaya sa New Testament, is all about the coming Christ, Savior, Messiah, Jesus Christ. Sa Old Testament, maabot ang tagapagligtas. Pero marang kung ano, sa panahon niya sa New Testament, si Jesus, maabot na liwat siya, mabalik siya, pero hindi na siya magbabiligtas. Marami na ng trabaho niya, maghuhukom na siya. That's the contrast. Pero again, ang thing, it's all about the coming of Jesus Christ. The coming of Messiah. Nakukuha niyo? Nasusundan ako niyo, amen? Mga ito na, istorya. It's all about, marami na ng ang theme, it's all about, ang gitna, story, it's all about, nakasentro kami kay Jesus. Ang bida, sino? Si Jesus. It's all about Jesus. And meron pa kayong pang-apat, the harmony of structure. Ano? Every book in the Old and New Testament is essential as a whole. Alam niyo ba ang Bible from Old Testament to New Testament, dahil pwede siya, parang kung ano, ibanan. Dahil pwede mabukos ang Biblia kung wala ang New Testament. Dahil pwede mabukos ang Biblia ang New Testament kung wala ang Old Testament. Kasi ang wala nila, every book in the Old and New Testament is essential as a whole. Kaya nga Paulo sa Revelation, barabang kung ano, ang mag-iban, bisan na, tuldok sa Bible, may sumpa. Ang sino man na magdagdag sa Bible, may sumpa. Kasi, barabang kung ano, hindi pwede kulangan, hindi rin pwede dugdugan, kaya naman, ang Bible, eksakto na siya, essential siya, ang Old Testament na siya dito. Palapakan natin ito, oh, grabe, amen? Meaning, kung ito nga kita, the entire view sa ginatawag Bible, ang ito na ginatawag na, nakukuha mo ito na ginatawag picture sa ginatawag sa Bible, may tungkol sa ginatawag harmony of purpose, harmony of theme, harmony of ginatawag story, harmony of nano structure, ay makapagay na kakaisipan nga din ka malilito kung paano mo i-interpret ang Bible, kasi andun na yung ginatawag general view niya. It's all about redemption, it's all about salvation, it's all about Jesus. It's all about yung essentiality ng tinatawag kabuuan, ng tinatawag mga book sa Bible. Amen. The general view of the entire Bible has two divisions. Ay, tayo nga, dua ka division. Ano man itong division? The two main divisions of the Bible is Old Testament, composed siya sa tinatawag five divisions, sa ganitong 39 books. Tandaan niyo, ang Old Testament is 39 books. Pero ang 39 na libro sa Old Testament, gidivide siya sa limang division. So, papunta natin. Ano ba itong pastor na limang division sa 39 na libro sa ganitong Old Testament? Lagi ito. So, may natin yung tatang division. Una, yung division na tinatawag law. Ano? Division ng tinatawag law. Ano ba yung law? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung limang libro na yan, mababasa natin doon lahat yung tinatawag mga kautusan. Ano kaya ang iba ng mga religion, lalo na ng mga sabalista, itong sa religion sa nasa nababasa.
Diri pwede kumaon duko, diri pwede kumaon baboy, diri pwede kumaon sa... Kadamo din sa mga bawal na dapat diri himoon. Amen. Amen. So, it's all about yung itang load. It's all about yung itang mga balaod. Ten commandments. Nagihatag sa Diyos sa Mount Sinai. Pinagi ka, Moises. Para na to intended, para na to sa Israel. Actually, ang mga balaod, intended ito para sa Israel. Amen? So, that's the first division, yung tinatawag law. Pangalawa, yung tinatawag history. Ano? Ang pangalawang division niya, una mga balaod, ikanawa history, mga istorya. At doon sa mga tinatag history ay nakapaloob doon yung istorya ni Joshua, istorya ng Judges, mga hukom, istorya ni Ruth, istorya ng ni Samuel, ano? Istorya ni sa tinatag mga hari, yung mga naging hari, ano? And also, yung pangatlong division is yung tinatag poetry, ano? Poetry. At sa poetry, kasama doon yung tinatag Job, yung aklat ni Job, yung tinatag Salmo, or mga awit, and Proverbs, Kawitaan, Ecclesiastes, and Songs of Solomon. Yun yung tinatawag poetry. Amen. Pang-apat, ano na division, is yung tinatawag history. Ano? History, kasama pa yan, continuation ito, yung tinatawag Joshua, Judges, pagtulo na ito na panak sa pagsiguro pag-init mula ano. So pang tulo na, di ba? Tulo na, division na. Sa history, continuation, pwede dito sa kita ng history, ano? Sa pagkutang ko na ini. Di ba, history? Joshua, Judges, wrote 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings. Ito yung continuation niya, doon sa mga history. Joshua, Judges, wrote 1 Samuel, 2 Samuel, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Yun yung mga tinatag history. And, pang-apat na division is yung tinatawag major prophet. Ano? Ito yung mga major prophet, si Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Daniel, and si Ezekiel. Sila yung tinatawag major prophet. And, minor prophet. Yung minor prophet is si Hosea, si Joel, si Amos, si Obadiah, si Jonah, si Micah, si Nahum, Habakuk, si Panaya, Haggai, si Kariya, Malakay. All in all, 39 books siya. Amen. Ano mo ang challenge ko sa iyo? Para kung ano? Ang makakamemorya sa 66 books from Old Testament, meron sa New Testament, may dapat magigalo sa ako. Sa sunod na meeting na ito sa ating kitab, doon ka rin na ito. Kapareset ko ka ha? 66 books. Genesis doctor na ito sa kinatawag Revelation. Ano? Sino mag-reader sa challenge? Ako! Tikan-tikan ako pang-memorya. Kasi sunod na meeting na ito, sa kinatawag meeting na ito, sa sunod na, pero mga mulubi at, lima lang ako kukuha. Lima lang ako. Lima lang ako mag-resize. Ano? So, lima sa sunod na meeting na ito, ano, para mas exciting. So, antes ka pagtikan mo, recite lang ka sa 66 books. Iniyan ang lahat, pinatawag, pinakaralan. The general view of the entire Bible, yung 39 books. Ano? And, yun yung sa Old Testament. So, here we go sa tinatawag, ngayon naman kayo sa tinatawag New Testament. Sa New Testament, parang kung ano, ang Old Testament, to my 39 na books, ada mga tanong sa iyo, sa New Testament, pera man ang libro sa New Testament? Ha? Kasi siya, 66 siya na tanan na libro. Old Testament, kaya sa New Testament. Ang Old Testament, 39 na libro. Kung sugan, ang New Testament, pera man siya? Ha? 27. Amen? 27 o 26? 27 siya. And, nag-divide siya sa una, Gospels. Ano? Sa New Testament,
Na-divide siya una sa kitang Gospels. Ang 27 nga kuan, pangalibro, na-divide siya una sa kitatawag Gospels. Alam niyo yung Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya tinawag siya yung Gospel kasi it's all about sa kitatawag istorya ni Jesus. It's all about His ministry. It's all about His early ministry. Ang kanyang kitatawag kapanganakan. Ang kanyang kitatawag ministeryo. Ang kanyang kitatawag paghihirap. Ang kanyang kitatawag crucifixion. Ang kanyang kamatayon. At ang kanyang kitatawag pagkabanggo. Amen? Amen! Ang tawag sa Gospel. Ano kaya? Ang Gospels, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. It's all about us. The life story of Jesus. Katawag, Gospel. Ikaduha, the division is all about history. Ang history, parang kung is, mababasa natin dito sa libro sa mga gawa. Ano? History. May itong mga early church sa unang simbahan. Mga tanong sa iyo, sino man, have you any idea kung sino ang nagsura sa katawag? Libro sa katawag mga gawa ng Acts? Ha? No, there is Apostle Paul. Ano sa parang ano? Si San Lucas. Si Yok. Ano? Si Yok is, by profession, he is a physician. Doctor siya. Ano? Ito ang mga katawag sa mga disciples ni Jesus. Ang mga mga professional man. Ano? Si Lucas, si Mateo. Si Mateo, di ba? Maniningil sa US. Pero the rest ito ng mga ginatawag kuan ng mga disciples si Jesus, mga fishermen, mga zealot, mga kuan, nakasingin ng mga ordinary nila, pero they became extraordinary. Ano? Na mga tao kung mga sigil tao sa kanapagsabot sa Diyo. So history, ano? And, of course, yung third division is all about sa ginatawag epistles. Pag sinabi epistles, mga sulat, ano? Mga sulat. Ano? Ano mga sulat yun? Romans, Corinthians. Ito yung mga gibabanggit nila. Mga simbahan ito. Ang disusuratan mga gitatag simbahan. Simbahan sa Roma. Sa Roma. Simbahan sa Corinto. Simbahan sa Galacia. Simbahan sa Epeso. Simbahan sa Filipos. Simbahan sa Colossus. Simbahan sa Thessalonica. Nagsurat na ito ka Timoteo. Hindi personal naman yun. Hindi rin na simbahan. Personal na disipulo ni Apostol Pablo. Si Timoteo, anak niya sa pananampalataya. Nagsurat na ito ka Titus. Nagsurat ka Philemon. Ng Hebrews. Actually, ang Hebrews, may isang debate na ang episode sa kitang Hebrews, ang nagsurat daw kuno, si ginatawag si Apostol Pablo. Pero may nagsurat ng mga Bible scholars din, si Apostol Pablo, si Juan. Ano? May nagsurat si Apollos. Apollos daw. Pero, ang conclusion sa iba, ang mga writings, ang mga sense of mga writings sa pagsulat, parang si Apostol Pablo. So, they concluded sa Apostol Pablo. Amen? So, nagsurat nga ito sa kitatawag Hebreo. Amen? Pero, bukod si ton, actually ito nga Romans nga ito sa kitatawag Hebreo, epistles ito ni Apostol Pablo. Mga surat ni Apostol Pablo sa partikular ng mga simbahan, ng partikular ng mga tao, ng mga disipulo niya. Pero, dito sa Apostol Pablo, may luwat surat, epistle si James. Si James actually, kinala niyo si James kung sino? Yung James na yan, dito si James na kuha, ha? Si James na yan ay kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan yung James na yan, yung sinsago na yan na sumulat sa James. Kapatid sa laman ni Jesus Christ, si James, the brother of Jesus. Ano? And of course, si Peter, mayroon din siyang epistles. May sulat niwa siya, pero duhala. Amen? First and Second Peter. Then, si John, of course, mayroon siyang First and Third John. Then, si Jude. Si last, ano, yung epistle ni John ni Judas. Amen? Hindi Judas na Iscariot, ha? Iba ang Jude yan. And then, of course, yung tinatawag last na division is yung prophecy. Prophecy is all about sa tinatawag propesya. May ito mo sa tinatawag end times. May ito mo sa tinatawag apokaliptik. Pag sa apokaliptik, may ito mo sa tinatawag katapusan ng mga mangyayari ano, sa kalibutan, sa tinatawag last days. And ang tawag sa ton is revelation. Amen? And yung pinahayagan nun sa tinatawag revelation ay walang iba kundi si John the Beloved. Ano, sa kanya ay nirebel ng Diyos yung mangyayari sa tinatawag last days. Ano? John the Beloved. Amen?
So si John the Baptist, natapos yung kanyang tinatawag career, ano? Actually, ang trabaho niya i-prepare si Jesus Christ. Kahumans ito, napugutan na siya ulo. So, wala na story yung itong magkachat na bilapit kasi ang trabaho lang niya, i-prepare ang tinatawag daraanan ni Jesus. Amen. So, iba itong nga John the Beloved. Itong napemointe, di ba nakadikit rin ka Jesus? Yan si John the Beloved. Ang kita close na disciple ka Jesus. Na even sa kamatayan ni Jesus, may itong disciple na nakadto sa tabi ni Jesus. Pero the rest sa mga disciples na naglakad, amen, nakahadok. Pero si John the Beloved, kaupon sa kanyang tinatawag iroy ni Jesus, nakadto sa paanan ni Jesus. Kaya, no wonder si John the Beloved, oh, di pahayagan sa katanang mangyayari. May itong mas itatawag, last days. Amen. Revelation chapter 20, verse 15, ang magtatagumpay, gagamta ng puti, at kailanman hindi ko buburahin sa aklat ng buhay at kanyang pangalan. Kasi may nakita, aklat ng buhay. May talaan sa itatawag, natanan ng mga butang sa itatawag ng aklat ng buhay. Actually, nakita ito ni John the Beloved. So, tapos na kasi sa kinatawag puan, mga butang na ito, mga salita, hermeneutics, sa kinatawag kabuuan, sa kinatawag the general view, sa kinatawag the entire Bible, ano? So, ayun nga may dahil ninyo nakuha. So, mapakatukos sa kinatawag practical,